Oh, good morning guys. Welcome sa aking panibagong episode. Meron tayo dito for the Everest. Yan. Ang gagawin natin, merong oil leak sa bad cover gasket. So, papakita ko sa inyo paano magbaklas ng bad cover ng for the Everest. So, nandito yung mga leak niya. Yan. Daming leak. Babakasin natin yan. Ano? Papakita ko sa inyo yung procedure. Simulan natin ang pagbaklas ng valve cover. Una natin tatanggalin is yung mga bracket, no? Una natin kalasin yung mga 10mm na nuts na nakamount sa bracket ng socket ng injector. Tanggalin din po natin yung mga socket connector ng injector. After po natin makalas yung mga socket ng injector, tanggalin natin yung mga ibang connector gaya ng connector ng camshaft sensor, wagon rail sensor, tapos tsaka natin ihiwalay o alisin yung harness sa ibabaw ng valve cover para magkaroon tayo ng ayos na access sa bolts ng valve cover. Next natin tatanggalin ay yung mga 8mm na supporting bracket ng mga fuel lines or fuel pipe. Bali 8mm yan na nut, tanggalin natin sa isa. Then after that, luluwagan natin or tatanggalin mga fuel pipes gamit ang 17mm na open wrench. So yun mga kamakina, gumamit ako ng 30mm na open wrench para sa pipe fittings ng injector kasi sumasabay lang sa ikot yung fuel pipe. Kaya kinontrahan natin ng isa pang 13mm, no? Tanggalin lang natin yung mga fuel lines, yung apat na para sa apat na injector.
Dito po sinusubukan kong sikutin yung mga injector pataas para mabunot. Nga lang para medyo matigas. Napakatigas talaga, ang hirap bunutin. Ayun, nabunot na rin sa wakas. Diyan tayo sa pangalawa. So yun mga kamakina, hindi ko na binunot yung tatlong injector. Kasi napakatigas bunutin, no? Ayaw gumalaw. So ginawa ko na lang, niluwagan ko itong una to. Yung part na yan, no? So pag niluwagan nyo ng konting-konti, para maigalaw nyo to, may iwas nyo yung sakit ng injector. At huwag nyo masyadong luluwagan kasi baka tumalsik yung spring sa loob nyan. May mga high tension spring sa loob yan for high pressure. Kaya huwag yung luluwagan nung mabuti kasi baka tumalsik. Konting luwag lang, magagalaw nyo na yan. Yan, ililis nyo lang yung mga injector na yan. Yan, ginawa ko na sa iyo. Yan, para hindi na rin siguro tumagal yung trabaho natin, matagal na natin siya mauhugot. So tatanggalin ko lang yung mga 10mm bolts ng bag cover gasket dyan. Yan, mga yan. Then, mabuburutan natin yung bag cover gasket. Bali, ayan po. Tatanggal ko na yung mga 10mm bolt ng bag cover gasket gamit ng 10mm na socket and extension with ratchet. So sa pagbabaklas po, kailangan na luwagan po muna natin. Pa-criss-cross po ang baklas, no? Huwag po tayo masaluwag ng luwag. Pasensya na din pala mga kapakina kung nakatagilid yung kuha ng camera ko. Hindi ko may pakita yung actual na katanggal ko dahil wala akong assistant para videoan ako sa ginagawa ko na to. Kaya nilagay ko lang sa isang tabi yung aking camera, no? Para ma-videoan pa rin natin yung ating ginagawa. Sa pag-angat po ng bag cover, make sure nyo lang po na wala na pong naka-contra o pumipigil para matanggal itong bag cover, no? Especially sa mga harness. So yun mga kamakina, nabakas ko na yung ano, bag cover gasket. So yun yung ano niya, dumi. Linisin natin mabuti yan, ano. Okay, so ano nga lang pala, tips nga lang pala sa inyo mga kamakina, no? Kung bubunutin nyo naman yung injectors, no? Kung saan nyo binunot, doon nyo rin dapat ibabalik. Kung number 1 injector nyo, tinanggal yung injector, doon nyo rin siya ibabalik, no? Kasi pag napagpalit-palit nyo yan, may possible na hindi umandar yung inyong makina. Dahil kailangan nyo pang i-reprogram ulit. Kung wala kayong scanner, pero may scanner kayo, okay lang naman kung magbalik-balik tayo nyo. Parang i-re-register nyo siya ulit kasi panibagong injector number yung nakalagay na dyan. Kung mapapansin nyo sa taas ng mga injector, mayroong mga code yan. So yun yung mga code na nakaregister dyan sa bawat cylinder, no? Kaya maganda, iayos nyo lang kung saan nyo binunot, yun lang ibabalik. So maganda, lilinisin natin ngayon yung gilid-gilid na yan. Okay, tapos bibili na tayo ng bag cover gasket. Ito mga kamakina yung bag cover gasket, no? Medyo matigas na kaya naglilik na siya. So papalitan na natin ito. So matagal na itong hindi ito napalitan. O hindi pa ito napapalitan. Yan. Papalitan natin. Lilinisin nila itong bag cover, no? Para maganda rin balik na. A few moments later. So yun mga kamakina, nalinis ko itong bag cover. Nalagyan ko na lang ito ng gasket. Oh, nahangin ako na rin. Linis na. Lagyan natin ang gasket. Nakabitin natin itong bag cover. Yan, nakabit ko yung gasket.
isasalpak natin ito dun sa makina. Bago natin salpak yung bulb cover, lagyan natin lang beta gray dito, no, ang sealant para hindi mag-leak, no. So meron tayo yung beta gray, lalagyan natin dito lang. Konting-konti lang naman, hindi naman kailangan na punuin natin. Yan, kasi yung datla na yan, yan. Yan ang lalagyan natin, pati sa kabila. So ayan po, ikakabit na natin yung bulb cover. Dahan-dahan lang, in-check natin kung meron may ipit na mga wire o hose o ano pa mang bagay. So mga kamakina, huwag din kakalimutan na ibalik tong mga injector. Iharap pa rin. At saka yung higpitan. Yan, so huwag kayo mag-alala, hindi yung gawago setting ng injectors yan. Ganun pa rin naman yan. So huwag nyo kalimutan higpitan. So ayan po, pagka malapat na, lapat na po yung bulb cover, lagyan natin yung mga bolt. Then huwag mo natin higpitan sabay-sabay. Halapatin lang po natin, then pag lumapat na lahat, saka natin siya higpitan ng pa-criss-cross. Para hindi po masira yung bulb cover o hindi po mabingkong, no. Nakabit ko na yung mga bulb cover bolt. Bali, ilan yun? Sa dalawa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pieces na bolt. So check nyo mabuti yung higpit. Ang pag-higpit ay ano, pa-criss-cross. Then huwag din po natin kalimutan higpitan yung mga niluwagan natin sa may injector kanina, no? Kasi pagka nag-function niya ng maluwag yan, maaaring tumalsik yung nasa loob niya dahil mag-a-apply ng high pressure. Kaya i-double check natin mabuti na mahigpit. Then ikabit na po natin yung apat na fuel lines sa mga injector at sa common rail. Ipitagin po natin ito mabuti at i-double check para hindi po mag-leak yung mga fuel o yung diesel sa injector. Thank you.
So yan, mga kamakailan, nakabit ko na yung mga fuel lines. Nakabit ko naman ngayon is yung mga fuel line dito sa taas. Yung mga hose dito. Yan, yung mga kabit ko naman yung dito. Tapos kakabit ko na yung mga socket. Yan, malam na tayo matapos. Bali, kakabit na po natin yung mga flexible hose na fuel line sa itaas ng mga injector. Then, i-repress lang po natin ito para bumaon. Tapos meron itong mga clip na naglalak sa kanya. So, pa-double check na lang din mabuti para hindi mag-leak. Ibalik na po natin yung harness tsaka yung mga connector. Double check din po natin, wala tayong makakalimutan na ikakabit sa mga connector, no? Dahil maaaring ito mag-cause ng check engine or poor performance ng makina pag meron tayong makalimutan. So kabit na rin po natin yung turbo hose, turbo pipe and tube yung kanina nililisan natin na may leak. Yan, kinakabit na po natin. And huwag ka din po ating kalimutan na higpitan yung mga clamp, no, para hindi matanggal, kasi pagkatanggal po yan, tatagas po ang langis dyan. So yun, mga kamakina, nalinisan na rin natin tong part na to. Ito yung kino-concern kanina ni client na may oil leak, so akala namin sa turbo, pero dito lang pala kasi maluwag to, no. Ito yung video. Bro, alam ko na kung anong cause ng leak. Ayan, oh, maluwag. Oh, hindi naka-clamp. So hindi to sa turbo. Okay, solve na to. Gasket na lang. So yan, kung napanood nyo, ito yung clips na umuuga ito, tanggal ko. So kung kukumpletuhin ko na to, then papaandarin ko na lang, then okay na. A few moments later. Ayun po, maandar na yung ano, ginawa natin. Kaya-check na lang kung may leak. Yan. Bakit leak? Kaya-check na natin kung may leak. So, wala na. So okay na to. Sinabi na rin pala ni sir yung change oil. Yan yung ginamit natin, no? Motol polysynthetic. Yan yung ginamit natin pang change oil. Inobserba na lang namin to. Yung magkakaroon pa ng leak. Titignan na natin yung fuel system niya kung ginawa natin sa injector. Kung leak yung fuel. Serbahan lang natin.